mga kaopa, welcome back to my channel. Ngayon sa video na to, is para to sa mga couple na may plano magpakasal na. Ano nga ba yung mga papers? Paano ba yung dali ng proseso ngayon dahil nang nasa lockdown, ECQ, MCQ, GCQ tayo? Paano ba? Yan. E, share namin sa inyo ngayon yung mga ginawa namin sa pag-asikaso namin ng marriage items. So sana makatulong sa inyo itong video na to. At kung bago ka sa YouTube channel at sa video ko, huwag mo kalimutan hit ang subscribe button at like at yung bell para mag-updated ka sa mga bagong videos na nalabas natin. So sana makatulong. Ano ba yung mga kailangan para makakuha ng marriage license? So ang ginawa namin una, nag-google kami, nag-search. Ano ba yung mga requirements? How to get in yan? So, ando naman. Kasi nga lang, hindi siya ganun case-specific, lalo na kung marami kang tanong. At first time ko talaga magkasikaso. So, ang ginawa namin, pumunta na kami mismo na video at doon kami nagtanong. So, ito yung binigay nila. Ito yung mga requirements. Halos pareho din na sa internet. Halos. So, iba-iba kasi. Bawat city hall, iba-iba sila ng requirements. Hindi pare-pareho minsan. May mas madami ito yung kailangan nila. Minsan ito lang ang kailangan. So, sa ina kaya namin, ito yung kailangan. So, una-una eh, birth certificate, PSA copy, original. Tapos, same mark. So, ang tanong saan ang kukuha ngayon yan? Bawal po bumiyahe sa amin. Ayun ko naman po yan. Nakatakot pa ang mahawa ko. So, ginawa namin. Buti na lang, meron silang online website. Kung saan doon nakapag-order ng birth certificate at ng sign number. Hassle free kasi hindi ka nababiyahe, hindi ka na makapagsapalaman na baka mahawa ka. Nasa bahay ka lang, hindi yung tangyong delivery. Hindi na lang, medyo mas mahal siya, syempre. Kasi door-to-door may, sa mismo dadating yung item. So, kung tatanong ng presyo, ito yung presyo eh. Ano ba to? Sign number. So, yung sign number, itong dito sa resibo dumating, 220 isa. Pero sa website iba, kasi siguro dahil sa delivery. So, sa resibo, 220. Tapos, ito, birth certificate naman, 175. Pero iba din sa website. Na medyo may dagdag lang sila doon sa delivery. So, pero hindi ka na mamamatay, hindi ka na kain sa labas, or ano. So, yun yung pinaka-pawin. Safe ka naman. Yeah. So, yun yung pressure niya. Alam na tayo na kailangan yung sign number para mapatunayan na kayo ay hindi pa itax sa iba. Pero kung dalawang birth certificate, kung dalawang pangalan, huh? May mga kailangan. Okay, next. Tapos, guys, kailangan na cedula. Kailangan yung cedula. So, nung kumuha ko ng cedula, ang plano ko, kumuha na rin kaya ako ng baka quick payments, barang day certificate. Saka isa lang, kahit hindi naman kailangan, para ko play na ako. So, hindi naman ako, pumunta lang ng barangay. Pagpato ko doon, sabi ko, hindi pa ako ay. Sabi ko, kaya saan kumuha ng cedula? Oh, punta ka sa window ganito. Punta ka doon. Ha, punta ka sa window ganito. Saan? Kuya kuha na, dito po ba? Punta ka sa ano doon, sa window. So, pinagpasapasahan ako. So, alam natin lahat tayo, sino kinakakinis natin sa pamalakad talaga ng madaming barangay or what. Basta, ayun, pinagpasapasahan ka. Diba? Magpapayag ka naman, tama, kukuha ka ng legal ng mga papeles, pero bakit ganun? Diba? O kaya namang pumila talaga, talaga may pila. Pero kung pagpapasapasahan ka, parang ayaw ka naman sa gasolin. Diba? Nakakainis ko na sila. So, ano ako, pumunta na lang ako ng City Hall. Hindi ako daw pumunta naman, sabi ko, makamas madaming tao dun. Tapos, nagkukuha pa dapat ako ng barangay certificate or barangay clearance. So, sige, muna tayo kumanda ng DTRs, man. Cedula na lang, DTR. Pagpunta ko lang, guys, mahaba yung pila, pero sa iba. Kung cedula lang naman ang kukunin mo, walang pila. Halos, pang 10 minutes lang ata ako na nag-fill up, na ano, tapos, ano, kuha ko na kagad. 35 pesos yung cedula. So, kung pwede pasama sa akin sa mga barangay ng City Hall, guys, madali ka usap, 35 pesos, cedula. Okay. Tapos, eto, parental advice or parental consent. Ang alam, ang pagkakatanda ko, yung parental consent is para doon sa mga 18 to 21 ata. Yan. So, hindi na kami doon. Ang sa amin is yung ano, parental, affidavit of parental advice ng parents. Dahil pasok pa kami sa range ng 21 to 25. So, yung tanong namin, ano ba yun? Kailangan ba yung gagawin parents namin ng letter, dadali namin, tapos papasa namin, kailangan ba ng parents namin ng ID, nakatunayan na kanila ba yung, ano, yung letter na yun? O kailangan ba kasama pa sila? Nakatakot kasi baka mahawa pa sila, di ba? So, pagpunta namin doon, ang nangyari, binigyan nilang pala kami ng form. Form yun na prepare mo na lang yung parents nyo. Fill up. Hindi naman nahin lang ng ID. Tapos, sila lang yung sasabit nyo doon. So, hindi na namin sila sinama. Hindi naman kailangan. So, sa mga nagtatanong, paano ba yung ginagawa yung parental, affidavit parental advice and consent, may form sila. Hindi kayo yung gagawa ng form. So, fill up nyo yun. Kailangan nyo syempre ng mga ID picture. May search kami. Kailangan ng 1x1 tsaka 2x2. Or, iba, 1x1 lang. Iba, 2x2. Pero kung 2x2 muna pa, hindi na pabalik-balik. Kailangan mo din syempre ng valid ID. So, ang pinisend ko naman ay driver's license tsaka passport. So, kailangan yung valid ID. Siyempre guys, ang problema kasi ngayon, walang seminar. Alam natin na bago kayo kasal, kailangan mo mag-seminar. Ini-schedule nila yan, babalik ka ulit para mag-seminar ka. Diba? So parang nakakapagod pa balik-balik. Pero ngayon guys, anong nangyayari? Walang seminar. Walang, di tuloy kasal. Di ka makakakuha ng marriage license. Ano ba ito? Hintayin pa natin maibalik yung seminar. So, nagtanong din namin yun. At sabi sa amin, humingi lang doon kami ng certificate of marriage counseling doon sa magkakasal sa amin. At yun ay parang katumbas ng seminar. So, ginawa namin, humingi kami sa magkakasal sa amin. Ito, certificate of marriage counseling. Ayan. At kapag nabigyan ko kayo niyan, parang hindi rin hindi pabalik eh, baka sabihin, baka naman gawa-gawa nyo lang. So, hindi kayo doon ng ano, nung certificate ng ano niya, na nagkakasal talaga siya. Kaya nakakatawa, yung magkakasal sa amin, nakapakagaling talaga. Yan. Piligyan agad kami ng ganito. So, hindi kami pabalik-balik. Tsaka guys, kung kukompleto na yun ha, kung nakompleto na yung birth certificate, cedula, cedumar,
ID picture, valid ID, yung certificate of counseling yung magkakasal sa inyo. Bago kayo bumalik din sa window na yun, kasi kiwal ba sa pagpasa ng requirements, i-xerox nyo yung pagkatapilo. For safety lang. Kasi nung pumunta kami doon, hindi naman original yung minuha sa amin, xerox copy. So para iwas pabalik-balik, smooth na paglakad sa mga papeles, ayaw natin mapagod talaga. Siyempre nakatakot yung mga daming tao. Alam natin na hindi lahat ng tao nag-iingat, madaming hindi nagmamas, madaming, diba, hindi, parang walang pakailan. So, gusto natin smooth, madali yung pag-aasal. Much later. Hey, mga ka-opa, ngayong umaga, maaga tayo nagising. Kailangan dahil ngayon natin kukuha ng ating marriage license ngayon ng kanyang releasing. So, kailangan natin, umot na maaga, baka mahaba ang pila at makuha agad. So, yun muna guys, kailangan natin bumiyahe. Bye-bye. Hi guys, ngayon dito na kami sa... Ang tawag dito? Manisik din ang tayo kagapunan na namin yung marriage license. So, tignan natin kung natura na paano kami wala. Bye-bye. Ngayon, nakuha na namin yung marriage license. Pakita mo yan. Yan. So, tama naman yung mga spelling dahil madalas yung talagang mali. So, sana hindi na kami bumalik ulit dito dahil sa may error. Yo, ngayon, pupunta naman kami sa SM Thai tayo para maghanap ng aming sasuotin sa aming prenup. So, bye-bye! Woo! Yun makapulong sa inyo itong video na to. Saka sa mga couple na may plano magpakasal next year or ngayon, parang hindi tumagal. Diba, alam natin na hindi talaga magasikaso. So, sana sakto sa ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag mo kalimutan mag-hit yung like and subscribe button. At ganyan din yung bell. Para maging lagi ka-updated sa mga videos na ilalabas natin. So, sana, supportahan niyo ako. At mga ka-opa, thank you. Peace.